Hindi paid you. Wala kang makukuha sa akin. Ano nga ba? Tingin mo, madam, si Dr. Santos kaya makakapagbigay? Ano kayong gagawin niya chorus na malaman niya na ikaw ang nag-utos sa akin para guruhin niya pa kayo? Halos hindi agad makilala ng mga board members si Lennart sa ginawang transformation sa kanya ni Giselle. At kahit itong si Doc Benetes ay lalong humanga at na-inlove lalo sa kagandahan nito. At hindi lang ganda ang pinuri ng buong board, kundi ang pagiging mahusay na head operation sa Eastridge. Kaya bilang karagdagang pagsanay ay papadala ni Giselle si Lennart na mag-represent ng Eastridge Hospital sa gaganapin na medical symposium at kasabay rin ang pagdaos ng National Hospital Association. At nakakasiguro doon si Giselle na magkita doon sila Lynette at Moira, kaya kailangan nila itong paghandaan. Samantala, excited si Moira sa dadaluhan ng symposium at National Hospital Association at siguraduhin niya umano na nangunguna ang Apex pagdating sa mga gamit. At lalo naging excited si Moira nang makatanggap ng malaking box na regalo na hinala pa ni Nereza itong gown na susuotin ni Moira. Pero napalitan ito ng inis at pandidiri nang ang laman ay isang map. At nakasaad pa sa note na para sa paghahanda ni Moira na ilang paso ang mukha nito. Tinawagan agad ni Moira si Giselle. Pero ayon sa hipag ay huwag sa kanya magalit si Moira kundi doon sa common friend nila. Lalo lamang nairita si Moira at takot lamang ito umano si Giselle humarap sa kanya. Kaya gumawa ng imaginary friend. Sinabi naman ni Giselle na hindi imaginary friend kundi maging worst nightmare ito ni Moira. Samantala, pumayag si Lynette na i-shopping siya ng alahas ni Giselle sa kondisyon na unti-untiin niya itong babayaran na lalong napahanga si Giselle. At sa loob ng shopping mall ay nakita nila si Moira na nakapila sa labas ng jewelry store. Kaya may nabuong plano si Giselle na ang napakamahal na edisyon ng alahas na balaksan ang bilhin ni Moira at kasalukuyang tinetesting niya ay binili ni Giselle na kinausap ang manager sa telepono para hindi malaman na siyang nakakuha. Samantala, ubos ng pera ni Totoy kaya nakipagkita kay Moira at balak hututan, pero dahil bayad na ito noon ay ayaw ni Moira magbigay ng pera. Tinakot naman ni Totoy na sabihin nito kay Doc Analyn na si Moira ang nag-utos sa kanya na durugin ang kamay ng batang doktora. Magbibigay kaya ng pera si Moira kay Totoy para pagtakpan ang krimen na ginawa niya? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot, Kamay na Pangarap.